Lumobo ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng diarrhea sa 26 na bayan sa Pangasinan. Tatlo na ang namatay dahil dito. Ayon sa mga doktor, dumarami ang nagkakadiarrhea tuwing mainit ang panahon. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel ng GMA Dagupan. Jasmine? Makiumabot na sa 800 ang kaso ng diarrhea dito nga, na na-admit dito nga sa Pangasinan Provincial Hospital. Kada linggo ngayong buwan ng Mayo, nag-average na sila mula 45 hanggang 55 na patients. Pero ayon sa pamunuan ng PPH, walang dapat na ikapangamba ang publiko dahil kumpara sa mga nakalipas sa taon, mababa pa rin yung 800 na cases ngayong 2014. Tatlo na ang naitalang patay sa sakit na diarrhea sa Pangasinan simula noong January 1, 2014 hanggang May 7, 2014. Isang namatay sa Malasiki, isa rin sa San Carlos City at isa sa Santa Barbara. Umabot na sa mahigit 800 ang kumpirmadong kaso ng diarrhea base sa tala ng PPH. Ang malaking bilang ng mga kaso naitala mula buwan ng Pebrero hanggang Abril. Nakaapekto raw sa pagtaas ng kaso ang mainit na panahon. Area, no? Kasi alam mo naman, pagka mainit, madaling mapanis yung mga pagkain natin. Yan ang isa na sanhi ng aming tinututukan. Ano? Nakikita rin namin talaga na yun ang isa na sanhi. Sa ngayon, 15 pasyente ng diarrhea ang ginagamot sa PPH. Kabilang dito si Joshua, taga-barangay Bulingit, San Carlos City. Agad siyang dinala sa ospital na magsimula itong magsuka nung Sabado ng tanghali. Di ko alam dahil bigla lang nagsuka tapos nagtai. Oh, yun lang ang ano. Pangilang araw niyo nang ito ngayon? Bali, Sabado ng tanghali, itinakbo ko dito. Sa datos ng PPH, nangunguna sa may pinakamataas na kaso ang San Carlos City na umabot sa 300 ng diarrhea cases. Pero paglilinaw ng CHO, kung ikukumpara raw ito sa kanilang datos sa nakalipas na 5 taon, masasabi raw na bumababa ang kanilang kaso. Inaasahan din naman ang pagtaas ng kaso ng diarrhea sa ganitong mga panahon dahil sa kaliwat ka ng okasyon. Idagdag din daw dito ang kakulangan ng maayos na water connection sa lungsod. About 50% yata o 40, mga more than 50% na naabot lang ng level 3 water supply namin. The rest, level 1 na. Pwede yan. Nananawagan naman ang health authorities na iwasan ang tradisyonal na pamamaraan sa paggamot ng diarrhea. Mas mainam umano kung agad magtungo sa health center paggamutan sa oras na makaramdam ng madalas na pagbabawas at pagsusuka. Maki sa ganitong panahon na anticipate na ng Provincial Health Office, ganun din ang pamunuan ng PPH, yung pagtaas ng kaso ng diarrhea. Kaya naman meron na silang nakatalaga na kwarto. Sa katunayan, dito sa ating kinaroroonan, ito yung nakatalaga na gastro ward na dito lamang nilalagay rin na admit yung mga pasyente na meron ngang kaso ng diarrhea. At ayon na rin sa pamunuan ng PPH, nakahanda sila, especially nga na medyo pabago-bago yung panahon dito nga sa Pangasinan, yung dun sa posibleng pagtaas pa rin ng kaso ng diarrhea dito nga sa Pangasinan. At yan muna ang latest mula dito. Balik sa iyo, Maki. Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel.